sa Deuteronomio chapter 30. Okay? Ang una pong magbabasa ay si Ate Eunice. Verse 1 and 2. Mga kondisyon sa mga pagpapala at pangunumbalik ng bansa. Naipahayag ko na sa inyo ang mga pagpapala at ang mga sumpa. Piliin. Piliin ninyo kung alit ng kondisyon niyo. Kapag nangyari na sa inyo mga ito at nanghihirahan na kayo sa mga bansang umiyak sa inyo, maaalala ninyo ang bagay na ito. Kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manunumbalik kay Yahweh upang buong puso, kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon. Purihin ang Diyos. So, ito po yung pinapahayag sa kanila ni Yahweh. At ito rin yung pinapahayag sa atin ngayon. Dahil hindi nga po nagbabago ang Diyos. At sabi niya dito sa verse 1, naipahayag ko sa inyo ang mga pagpapala at mga sumpa. Kung naalala nyo, isang araw, binasa po natin yon. Piliin ninyo kung alin ang gusto nyo. Pagpapala ba o sumpa? Siyempre, tayo, pagpapala. Kapag nangyari sa inyo mga ito at nanirahan na kayo sa mga bansang bumiyak sa inyo, maalala ninyo mga bagay nito. So, sa ngayon, ho, naalala natin kung ano yung mga dating buhay natin at ang buhay natin ngayon. Dati ang buhay natin ay katakot-takot na sumpa talaga, no? At hindi natin na mamalas yun, ano? Nung ako po ay wala pa sa totoong Diyos, naglalaro kami ho ng Spirit of the Glass at nakikiusap kami sa mga kaluluwa. Na sa totoo pala, hindi naman pala talaga kaluluwa yung kinakausap namin, o kaluluwa ng mga lolo at lola namin, hindi naman pala talaga, kundi mga demonyo pala yung kinakausap namin na, no? Ito yung mga pwersa ng kadiliman sa impapawid na sinasabi sa Ephesians chapter 6. Kapag kayo at ang anak ninyo ay manumbalik kay Yahweh, ito na, upang buong puso at kaluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binanggit sa inyo ngayon, no? So, noon, akala natin pagpapala pero sumpa na pala. Akala natin kapag nakakausap natin yung mga kaluluwa noon sa Spirit of the Glass, akala natin mayroon tayong kakaibang talent na binigay ni Lord. Kapag nakakapanghula tayo sa pamamagitan ng baraha, akala natin ibinigay ni Lord na talent yun. Totoo, no? Nung hindi pa ako Kristiyano noon, eh, mayroon akong talent na nakakapaghula sa pamamagitan ng baraha. Ano? Pero napagtanto ko, nung ako'y naging Kristiyano, ito pala'y galing pala sa Diablo. Iyan, kapag manumbalik daw, ito daw yung mangyayari kapag nanumbalik, no? From darkness to light, yung sinasabi, no? Verse 3 and 4, Ate Baby. Verse 3. Kahahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Verse 4. Kahit sa ang sulok ng daigdig kayo mapatapon, muli niya kayong titipunin. Purihin ng Diyos. No, yun po yung nangyari, no? Nung mga panahon na tayo pa ay sa sanlibutan at ang sanlibutan ay nakikipaglaro sa atin, walang habag ang Diyos sa atin. Dahil hindi naman talaga natin siya pinagtitiwala noon. Pinagtitiwala natin yung mga anting-anting. No. At mahilig din na po ako sa anting-anting noon. Kaya alam yung mga anting-anting noon, tinapong ko na. Dahil alam ko na yung pala yung mga galing sa Diablo, yung mga anting-anting na yan. Kaya buhat nung itinabi ko yung lahat na yon, kinahabagan ako ng Diyos. At inilagay ako sa ganitong kalagayan. Magandang kalagayan. Na hindi na ako ito, kundi ang Banal na Espiritu na ang siya nagsasalita. Nawala na ako sa linya ng dati
ako ang bida. Diba dati ako nang huhula? Diba? Dati, sabi ko may power ako. Ngayon hindi na. Si Lord na ang may power. Si Lord na ang lahat sa aking buhay. At alam kong siya na rin sa inyo. Okay? Kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli mula sa mansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain, sabi niya. Kahit sa ang sulok ng daigdig kayong matatapon, muli na kayong titipunin. So, ang Kristiyano nga po ay hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa lahat ng dako ng mundo. Kahit sino, no, na nakipag-isa kay Kristo, ito'y tinatawag na Kristiyano, nakikipag-isa kay Kristo. Nananampalataya kay Kristo, Kristiyano yun. No? Nagtitiwala kay Kristo, Kristiyano yun. Pero sa mga panahon ito, pahigpit na ho ng pahigpit ang pagiging Kristiyano, no? At talagang tinitingnan ho ng Diyos kung hanggang talaga saan tayo, no? Na nakikipag-Bible study ba tayo para lang masabi na mayroon tayong grupo na nakaka-Bible study? Nakikipag-Bible study ba tayo para may mga kaibigan tayong Kristiyano? Nakikipag-Bible study ba tayo para magkaroon tayo ng power o kapangyarihan? O nakikipag-Bible study tayo dahil gusto nating makapiling ang Panginoon at maturuan tayo ng Kanyang Banal na Espiritu? Verse 5 and 6. Ati Agi. Verse 5. At ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno upang muli ninyong angkinin iyon. Kayo'y higit niyang pararamihin at pasasaganain kaysa inyong mga ninuno. Verse 6. Babaguhin niya at lilinisin ng inyong puso at gayon din ng inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal. Okay. So, yung dating pananampalataya natin ay mawawala at ibabalik niya tayo sa pananampalataya ng ating mga ninuno, katulad ni Abraham. No? Na siya naging matuloy dahil sa kanyang pananampalataya. Ganun ang gusto ng Diyos na mangyayari sa atin. Kayo'y higit niyang pararamihin at pasasaganain kaysa inyong mga ninuno. Ibig sabihin, yung pananampalataya. Naalala niyo sinabi ni Kristo? Kapag kayo'y mananampalataya sa akin, may mga bagay na higit pa niyong magagawa. May mga bagay na higit pa niyong magagawa. Parang ganoon. Babaguhin niya at linisin ang inyong puso. Maliwanag na hindi tayo ang magbabago. Hindi tayo ang maglilinis, kundi ang ating Panginoon. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan, sa ganung mabuhay kayo ng matagal. See? Kung hindi niya babaguhin ang ating puso at hindi niya lilinisin ang Diyos, gayon din ang ating mga anak. Ano mangyayari? Ah? Lalo ngayon, sa panahon ngayon. Ito yung panahon na hindi na sa ngala ng Ama, sa ngala ng anak na ang mga anak nang nasusunod. Okay? Baliktad na ang mundo ngayon. Kaya niya ito babaguhin at lilinisin para sa ganon ay mabubuhay daw tayo ng matagal. Kasi kung sasabihin mo, matatagal ako kasi wala naman akong sakit. Alam mo ba yung mga paborito ng Diyos na kunin yung mga ganon? Yung, wala akong sakit. May pera na ako. Ito, gagastusin ko to. Mabubuhay pa akong matagal. Ano sabi ni Lord? Hangal. Ngayon din, kukunin kita.
Kaya huwag tayong magmalaki sa Diyos. Huwag natin pagmalaki yung pera natin o yung kanyang posisyon natin sa buhay, yung negosyo natin. Dahil madaling mawala yan. Diba? Umiikot yan, lumilipad, gumugulong, katulad ng salapi. Verse 7, 8. Nayari kayo na Ate Bebe? Hindi pa si Ate Bebe? Hindi pa siya nagbabasa sa iyo. Nayari na. Verse 7, 8. Kuya Mario. At ang sumpang ito, ito ay ipapataw ni Yahweh sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Muli ninyong papakinggan ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos ay binibigay ko sa inyo ngayon. Purihin ng Diyos. Kaya pala sinabi ni Jesus na kapag kayo inusig, bago kayo, isipin ako munang inusig. Yung pala. No? Na muli, sabi niya dito, ang mga sumpang ito ipapataw niya sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Kaya mahirap nila tayong kalabanin, mahirap nila tayong usigin. Kapag kayo inuusig ng isang tao, sabihin mo, alam mo ba na sinasabihin mo na akong ganyan dahil sa aking pananampalataya sa Diyos? Alam mo ba na hindi akong inuusig noon hindi ang Diyos? Malalagot ka sa Kanya. Totoo, sinabi oh. Ang mga sumpang ito ipapataw niya sa inyong mga kaaway na nagpapahirap sa inyo. Tingnan nyo, kapag mayroon nangangasal sa inyo dahil sa inyong pananampalataya, may nangyayaring masama sa kanila. Sige, pag-aralan nyo. Kaya mahirap pong kalabanin nila yung mga totoong lingkod ng Diyos. Kasi ang kalaban nila hindi tayo, kundi si Yahweh. Muli din yung papakinggan ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Kaya dahil doon sa pagnambay, ng pagnambay sa Tagalog? Tulong. Dahil sa pagtulong ni Yahweh sa atin, no? Hanggang sa ating mga kaaway, kaya hindi natin siya kailanman dapat iwanan. Kaya kapag iniwan mo siya, ipinakita na nga ng Diyos ang pag-ibig niya hanggang sa iyong kaaway at iniwan mo pa siya na numbalik sa ating buhay, anong mangyayari sa iyo? Yung mga sumpa na dapat hindi sana mapunta sa iyo ay mapupunta na sa iyo. Ito, napakahirap. Kaya sabi ko nga sa iyo, huwag kayong palaging mag-absent. Kasi kung absent na kayong nag-absent, baka kung ano mangyari sa inyo, baka mamaya sabihin nyo, bakit ganun? Nababasa naman natin, no? Kaya manatili po tayo kay Lord. Kung maaari, huwag tayo mag-absent. Okay? Verse 9. 9 and 10. Ate Bina. Verse 9, pagpapalain niya ang lahat na inyong gawain, pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo, tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Verse 10, ngunit kailangan makinig kayo sa kanya at buong puso't kaluluwang sumunod sa kanyang mga utos. Purihin ang Diyos. And literal, makinig. Ay, paano ka makikinig kung palagi kang absent? Diba? Literal yun, makikinig, ginagamit ang tainga. Makinig, sumunod. Diba? Pagpapalain niya ang lahat ng inyong gawain. Kung tayo ay laging nakikinig sa Kanya, nakikipag-Bible study sa Kanya, pagpapalain niya ang lahat ng ating gawain, pararamihin niya ang inyong mga anak. Sabi mo, ang dami ko ng anak. Baka dadami pa, hirap na ng buhay ngayon. Ano bang ibig mong sabihin? Puro literal ba yan? Hindi yun. Ibig sabihin, gagamitin kanya lalo para may palaganap ang kanyang salita upang mas lalong maraming tatanggap sa Diyos. Pagpapalain niya ang iyong buhay, yung pamilya. Hindi kanya pagkukulangin, ibig sabihin.
muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo tulad ng ginawa sa inyong mga ninuno. Ngunit kailangan makinig kayo. Diba? Makinig kayo. Pag-i-mag-Bible study kayo. Huwag kayong palaging absent. Diba? Pag palaging absent sa eskwela, anong gagawin? Babagsak. Babagsak. 70. Payakol. Okay? Ngunit kailangan makinig kayo sa kanya at buong puso't kaluluwang sumunod sa kanyang mga utos. Diba? Anong utos niya? To make disciples. Diba? Verse 11, 12. 11, 12. Kuya Kail. Verse 11. Ang kautusang ibinigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Verse 12. Wala ito sa langit. Kaya hindi na ninyo dapat Amen. Itatanong. Sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at maisasagawa? Ah, yeah. Di ba? Napakaliwanag kasi. Sabi niya, ang kautusan ito ibinigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sulit. Naman, di ba? Kailangan lang na ano yung kailangan? Kailangan lang makinig lang. Makinig. Makipag-Bible study gabi-gabi. Tapos, yung napakinggan natin ano? Ay ipamahagi natin para tayo'y makabingwit din ng ibang kaluluwa. Diba? Tayo'y namamalakaya ng ano? Kaluluwa. Hindi ito mahirap. Wala ito sa langit. Dito lang ito ginagawa sa lupa. Kaya habang nabubuhay tayo, ito na yung maging routine ng ating buhay. Kailangan makinig tayo, tapos tayo naman ay mamahagi ng salita ng Diyos. Ito yung buong puso't kaluluwang sumunod sa kanyang mga utos. Diba? Kaya tinawag niya ang kanyang mga disipulo para mamalakaya, para sumunod. Pero kailangan lang makinig. At ito po yung ipinapagawa po sa atin ngayon. Verse 13, 14. Sino itong ilaw dito? Ilaw lang nakikita ko. Sino ito? Pakita pang mukha, sino po sila? Pablo. Ha? Sino po si... si Cyril. Okay. Okay. Ay, hindi. Pagkipagkip. Wala rin ito sa iba yung dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan, upang marinig natin ito at maisagawa. Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Oh, di ba? Baka sabihin mo, nasa langit ba ito, nasa ibang bansa, sa ibang lugar? Narito na ngayon to eh. Kung hindi ka lang mag-absent, hindi ka lang pala-absent, alam mo to. Pero dahil pala-absent ka, baka, saan ko kukunin yan? Kaya sinabi niya, hindi naman talaga ito mahirap sundin. Napakalapit ng kautusan sa inyo. Diba? Nung tayo ay tinawag ng Diyos, yun na yun. Nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Labi, ito yung mga pinag-aaralan natin gabi-gabi. Ito yung sasabihin mo sa kanila.
ito yung puso, ito yung gagawin mo para makapalakaya ka ng tao. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Diba? Bakasimple lang naman talaga eh. Kaya lang, yung Diablo, pinapahirapan tayo. Ha? Ginagawa niya ito, pag hindi ka naging perfect, kaya kami kalangit, labi ng Diablo sa'yo. Ikaw naman, gulo-gulo ka kasi hindi ka naman talaga perfect. Pero yun pa yung pinapagawas natin ng Diyos. Napakasimple lang. Yun po yung sinabi sa kanila nung panahon nilang Moises. At ito rin ay sinabi sa mga disipulo niya sa panahon ni Jesus. Diba? Halik kayo at sabi niya gagawin kayong tagapagpalakaya ng tao. Yun lang. Makinig, sumunod. Tapos. And the rest, si God nang gagawa. God will do the rest. No? Verse 15. 15:16. Ate Janice. Ako po. Ato muna, ato muna. Si Shan daw muna, si Shan. Si Shan. Muntik na siyang malimutan. Si Shan daw. Gakit na eh. Verse 15. Tignan mo na iniligay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. Verse 16, na ito inuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos sa makat sa kasa kaniyang mga daan at tuparin mo ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palutun at ang kaniyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Yan, purihin ng Diyos, ha? Kaya pinagpipili ta sila nga noon. Ha? Hindi sila pinipersa ng Diyos na gawin mo ito. Kundi, binibigyan sila ng pagpipilian. Anong gusto nyo? Buhay o kamatayan? Kasaganaan o kahirapan? Ganon din ang tanong sa atin ngayon. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na iyong Diyos at kung mahal ninyo siya at ginagawang kanyang kagustuhan, anong mangyayari? Pagpapalain niya kayo sa lupang ibibigay sa inyo. Ngayon, kapag hindi ka sumunod sa kanyang utos, ha, at nagmahal ka ng iba maliban sa Diyos, dahil maraming Diyos-Diyosan, at ginawa at hindi nyo ginawa ang kanyang gusto kundi kalooban mo, anong mangyayari? Sa halip na pagpapala ay kahirapan. Okay? Ngunit kapag tumalikod kayo, ito na matindi. Ngunit kung tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, iyon na. Okay? So, iba yung nanlabig, ano? Ito ngayon yung talagang pagtalikod. Anong mangyayari? Verse 18, 19. Ate Janice.
verse 18. Ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupain sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. Verse 19. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa, kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Purihin ng Diyos. So, noong mga panahon na yon, nagpagpaparami kayo yan, magpaparami. No, kapag sila sumusunod sa Diyos, nabubuhay sila ng matagal. Ngayon, tanong, sa panahon nga kayo, Brother Jobin, kung talagang sinusunod natin ang Diyos at sumusunod tayo sa Kanya, ay, nakikinig tayo, sumusunod tayo sa Kanya, hahaba rin ba ang ating buhay? Yeah. Kasi bakit? Maraming bawal na pagkain na alam mong makakasama sa'yo. So, hindi mo kakainin yun. Di ba? So, ano mangyayari kung hindi mo kakainin yun? Hahaba ang buhay mo kasi hindi ka magkakasakit. Di ba? Dati, kumakain tayo ng baboy. Ang baboy ay kadami-daming sakit ang dala. Ngayon, nung hininto natin ang pagkain ng baboy, ha? Sa halip na mamatay na tayo siguro dahil sa daming sakit, hindi pa. Medyo haba pa ang ating buhay. Di ba? Alalahanin po natin, yung katawan natin ay parang humihilom yan. Kung may mga sugat ka, humihilom yan. Araw-araw. At ang oras ng paghilom ay magmula alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga. Kaya nga po, napaka-importante ho ng tulog ng tao. At sana po ay makuha natin yung tulog na yan para kung anumang sugat ang mayroon tayo ay maghilom. At alam po natin kung sino magpapahilom ng Diyos. Dati-dati, science. Ngayon, hindi na ang Diyos. Kaya kung kayo ay lumihis ng landas, bumalik sa dati, malilipol kayo. Baka sabihin mo, ang dami naman dyan, ba't hindi sila nalilipol, brother? Ang tatanda nila, hindi pa rin sila namamatay. Kasi nakatingin kasi sa laman eh. Espiritu tumingin kayo. Walang pag-asa. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, sabi niya. At ang pagpapala o sumpa, mamili kayo. Kaya piliin ninyo ang buhay, sabi niya, para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Di naman mahirap, di ba? Madali lang. Iwasan mo lang yung mga pagkain, alam mo makakasama sa'yo. Makapagbigay ng sakit. Di ba? Makinig ka lang sa salita ng Diyos araw-araw. Di ba? Mamahagi ka ng salita ng Diyos. Nakatulad ng ginagawa ng kanilang mga disipul noon. Di ba? Tapos, manampalataya kay Kristo na yung tagapagligtas. Magtiwala sa Kanya. Di buhay na wala hanggang na makukuha natin. Hindi naman mahirap eh. Diba sabi niya, hindi nga mahirap eh. Verse 20, Ate Andet. Verse 20. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabubuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Purihin ng Diyos. So ito yung mga panahon noon na gusto talaga ng Diyos na kumari ay ibigay ang pagtitiwala sa Diyos. Tagal na, hanggang ngayon. Baka sabihin natin, noon lang yung bro, sa kapanahon, hindi na ngayon. Hindi na nagbabago ang Diyos. Ibigin ninyo si Yahweh. Siya lang. At wala kayong ibang paglilingkuran. Spirit ito, spirit. Ang usapan dito. Sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako sa inyo. Yun palang sikreto po ng long life. Hindi yung pagkain ng masustansya. Naalala niyo si o pagkain ng madami. Si Juan Bautista, di po ba? Ang kinakain lang niya ay balang at pulot-pukyutan. Yun lang. Hindi ho siya nagkakasakit noon.
Bakit siya namatay? Kasi pinatay siya. Pero siguro kung hindi siya pinatay, mahaba pang buhay niya. Nakita niyo po doon, na kapag ipinagkakatiwala natin ang buhay natin sa Diyos, wala tayong dapat alalahanin, siya bahala. Marami akong sakit, di ba? Marami akong nararamdaman araw-araw. Tinitiis ko lang. Pero, alam niyo po, kung titingin ako sa sarili, hindi na ako abot bukas eh. Pero dahil salamat sa Diyos, dahil siya po yung nag-extend ng buhay ko. At sa bawat buhay natin. Kaya kung magmalaki tayo, ipagmalakihon natin ang Diyos. Kaya purihin ang Diyos, salamat sa Diyos. At salamat po sa inyong lahat na nakikinig. At nakinig. At patuloy po nakikipag-Bible study sa atin araw-araw. Dahil naniniwala po tayo na hindi po ako yung nagsasalita dito. Kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Na siyang totoong nagtuturo sa bawat isa. Na siya ang totoong umiibig sa bawat isa sa atin. Kaya purihin ang Diyos. Kaya ibigay natin sa Diyos ang buong kaluwalhatian, kapangyarihan at karangalan. Amen. Purihin ang Diyos.